Magandang araw po muli mga boss. Ito pong gagawin ko is Honda EXI. Ang problema po nito is yung madalas na pagbabawas ng tubig niya sa radiator. Matagal niya na po itong nagiging problema hanggang sa nangyari po na lumakas na po yung tagas. Napasyalan ko po ito minsan at chineck up ko at sinabi ko nga sa kanya na sa mga host ang gagaling yung singaw. Kaya nagbabawas ng tubig. Kasi nga may mga indication siya na mayroong leak dito sa tuktungan ng host mo papunta sa makina. Kaya po ang ginawa ng customer, after ng ilang araw or isang buwan, nagbit po uli kami. Aba, ito nga po, may mga binili siya na host, isang set na po. At ito na po ang ginawa ko, pinalitan ko na po itong mga host niya mula dito sa bypass host at lower host at dito rin sa upper host ng radiator. Pag nag-glass po kayo ng mga hose or nagtanggal po kayo, gagamit lang po kayo dyan ng plier at saka flat screw. Ayun lang po. Ayan o, nakita nyo yung ginagawa ko. Ipitin nyo po yung clamp niya. Gagamit po kayo ng plier dyan. Pag naipit nyo po, luluwag po yan. I-atras nyo lang po para mabunot nyo na po itong bypass hose. Dito naman po tayo sa lower hose, medyo malaki po yung clamp niyan at medyo kailangan nyo ng kaunting lakas dyan. Kaya i-grip nyo po siya maigi para matanggal nyo. Ganon din po sa ilalim. Nakakalamp lang naman yan mga boss. Kailangan medyo malakas lang talaga yung pang-grip nyo para hindi kayo mahirapan. Sa pagtanggal naman po ng hose, pag kinapitan nyo po yung hose, medyo pihit-pihitin nyo lang dahan-dahan para po madali po siyang matanggal. Kailangan magalaw nyo po yun. Pag nagalaw nyo po yung hose, madali na po yan mabunot. Huwag yung hilahin bigla. May possible patay yung radiator sumama. O kaya masira po yung kinakapitan ng hose. O kaya maaksidente po kayo. Oh, ganito, tingnan nyo po yung clamp, iipitin ko, di ba? O, pag naipit mo, i-atras mo, luluwag kasi yan pag inipit eh. O, pasinin nyo po yung hose kung tanggalin ko, di ba? Pinipihit ko po siya, o, tapos gagalaw. Pag gumalaw na po yung dahan-dahan ninyo lang hilahin habang pinipihit nyo. O, pero pag dito, mas madali eh, o. Di ba? O, simple lang po. Ayun ba naman, mga boss, dadali mo pa sa mekaniko? Naku, hindi naman sa pagsusulsul sa'yo. Matututo ka na sa napapanood mo. Kahit pa paano, hindi ka pa magagastusan kung ikaw na po mismo gagawa. Oh, yan po, medyo lihahin niyo po yan ng konti. Pero huwag susagarin yung pagliha. Pundido lang po yan. Ako, baka mamaya mabutas. Yung matanggal niyo lang yung mga umido. Tapos i-drain niyo po yung radiator. Para na ano niyo na po siya, nalinis na rin. Pati sa loob ng makina, lalabas na po yan. Diba? Yan naman yung mga tinuturo ko. Yan po yung alam niyo na yan po yung pagkakabitan ng hose para hindi kayo maligaw. O yan na po yung bagong hose. Binili po yan ng customer through online. Eh, ang problema po, pag bibili po kayo ng ganyan, maganda sana kaya lang walang kasamang clamp. Medyo nagkamali din yung customer. Pero ginawa ko yung mga clamp naman nito, okay pa. Pero yung mga maluwag na, pinalitan ko po ng adjustable po yung paghigpit niya. Ayun na po, pinalit ko. Ayan. Tapos lagyan nyo po yan ng beta gray, yung pagkakabitan nyo ng bypass hose. Dahil sa luma na po itong sasakyan, pag luma na po yung sasakyan nyo, alam nyo, nagkakaroon nyo ng mga butas-butas eh. Medyo kapalan nyo na lang po ng beta gray. Wala namang problema dyan eh. Basta huwag nyo lang babarhan yung butas at lalagyan. Yung gilid lang po lalagyan nyo. Pati po yung hose maganda, lagyan nyo rin yung loob. Lagyan nyo rin po yung loob ng hose. Importante po yan, makapit po. Tandaan nyo, ayan, walang problema dyan sa ginawa ko. Naging okay na po yan, hindi na po nagbawas ng tubig yan. Ayan lang po ginawa ko mga buso. Palitan nyo lang yung, kung luma na po yung mga hose nyo sa makina, palitan nyo lahat. Mawawala yung problema nyo na araw-araw na lang nagdadagdag yung tubig. Kasi po, kapag may singaw po yan, hindi po yan tutulo. Mainit ang makina mo eh. Mag-aano lang po yan. Parang matutunaw na lang yan. Parang nagluto ka ng kanin, di ba? Di ba? Pag may apoy sa yung kanin, may apoy sa ilalim. O, di ba magtataka ka pag bukas mo ng takip na kaldero, ay, wala na yung tubig. Ganyan din sa makina. Ganyan din. Kapag may singaw po yan kaunti, sisingaw dyan yung tubig. Hindi mo makikita ang tumutulo. Wala naman akong tulo ah. Gaganon ka ngayon. Magtataka ka. Eh, hindi mo alam, sumisingaw pala yan sa hose sa mga gilid-gilid niya sa doktor. Kasi yung clamp at saka yung hose, tumitigas po yung yung hose. Siyempre pag tumigas yan, makakadaan na po yung tubig, di ba? Pangalawa, tapos yung original pa yung hose mo, sa tagal, siyempre
hindi mo makikita ang tutulungin yan. Pero pag nagsingaw yan, oh, hindi mo na, tunaw na kagad. Hangin na lang ang lalabas dun sa ano mo, sa hose mo. Pero tubig po yun. Kaya araw-araw, nagdadagdag ka ng tubig. Isa po yan sa magiging dahilan na hindi nyo nakikita kapag yung hose nyo luma na po. At syempre, yung clamp nyan, hindi na sapat para makaipit po siya. Kaya nangyayari nyan, sisingaw na lang po dyan yung tubig. Hindi mo na makikita yan. Kasi yung tubig, pag sobrang init, wala na, tunaw na yan eh. Singaw na lang ang tawag dun eh. Parang sa sinaing ng kanin eh, di ba? Luluto ka ng sinaing yung kanin. May tubig sa ibabaw. Pag bukas mo, nawala na eh. Diba, ganun po yan. Kaya isa po yan sa mga dahilan kaya nauubusan kayo ng tubig sa radiator nyo. Ayan po, pag yung clamp nyo maluwag na, o palitan nyo po ng dipihit. Ayan, may adjustment. Yung clamp na binili ko, may adjustment na po yan eh. Ihigpitan nyo nga lang po yan sa pamamagitan na ng flat screw. Iba rin po kasi yung iniipit nyo na magka-clamp. Pag inipit nyo, luluwag. Pag binitawan nyo, sisikip. Iba rin po yung clamp na yon. Mas maganda rin po yon kasi easy lang po yun ikabit eh. Oh. Bawat lalagyan nyo po ng hose, lalagyan nyo po yan ng beta gray. Para nakasisigurado po kayo na kahit lumayan sa sakyan nyo, is hindi po siya magkaroon ng leak. Ayun po kasi ang problema pag lumuma na eh. Kasi yung kinakapitan po ng hose, nagkakaroon po yan. Kasi sink po yan eh. Hindi naman pa siya solidong bakal eh. Parang nagkakaroon po siya ng butas-butas. Oh, pag wala kang gasket maker or beta gray, eh, yung butas-butas na yun, doon dadaan naman yung tubig. O, di ba? Kaya minsan, mag-iisip ka rin, hindi yung palit ka lang ng palit ng hose kung marunong ka. Lagyan mo ng beta gray. Kapag lumanas na sakay mo, kapalan mo ng beta gray. Walang problema doon. Mura lang naman yung beta gray. 100 plus lang yan eh. Eh, kaysa naman yung araw-araw ka magsali ng tubig, hindi mo alam kung ano talaga yung sira. Hindi, pumunta ka muna sa basic. Basic lang naman po yung hose. Pero kung sa iba mo ipa-troubleshoot yan, naku, baka mamaya eh, palitan pa yung makina mo, yun lang ang diferensya, o kaya itap overhaul pa yung makina mo, naku, kaawa-hawa ka. May nagbabawas ng tubig, naku, sa ano na yan, cylinder head na yan, delikado yan. Yung pala, delikado pala, yung bulsa mo pala delikado, wala kang kamalay-malay. Ayun po ang inaano ko sa inyo mga boss. Lagi po kayong, para hindi po kayo magastusan, maging matalino po kayo. Sa panahon kasi ngayon, may mga tao, pagsasamantalahan kayo, di ba? Ako, di ba, hala akong mahirap lang dahil kontento na ako sa ano ko, buhay ko. Kung may darating na grasya, salamat. Pag wala, mas maraming salamat. Di naman ito ang tunay na buhay natin, di ba? Kaya nga may awit ako eh. Ako'y hindi dito laging mamamayan. Ang bayan ko'y doon sa kabilang buhay. Ako'y dito ngayon lamang naglalakbay. Atas ng Diyos na marangal. Di ba ang ganda ng awit? Pasensya na kayo mga boss kung napakanta ako. Natutuwa lang kasi ako. Natutuwa ako sa naitutulong sa akin ng Diyos. Ayun po ang kinatutuwa ako. Masaya po ako sa ginagawa ko. At masaya ako sa inyo na mga viewers. Kahit na hindi naman ako kagaling ang mekaniko, eh, meron kayo nakukuhang idea sa akin. Maligaya na po, Oron. Salamat po sa inyo mga viewers. Sana pagpalain po kayo ng Diyos. Pati mga pamilya nyo. Sana ingatan niya. Balik po tayo sa trabaho. Pasensya na po ulit. Sa pagkabit naman po ng sakit sensor niya, madali lang naman. Tusok niyo lang po yan. Tapos higpitan niyo lang po yung clamp dito sa hose niya. O, dito naman po tayo sa air filter. May alarm po yan. Ayan yung alarm. O, matibay po yan. Alarm bre. At dito naman po sa clamp ng inlet hose ng throttle body. Ayan po. Higpitan niyo lang po yan. Gamit lang po kayo ng flat screw. O, di ba? Madali lang naman po. At kung sa palagay mo, okay na po lahat, balik niyo na po yung drain plug ng radiator. Kaya na huwag niyong kalilimutan. Mga nagsaling kayo nung coolant eh, tumutulo pala. Alam niyo, minsan nangyari sa akin yan nung medyo bago-bago pa po ako gumagawa. Kaya pinapaalala ko po sa inyo lagi na bago kayo magsaling ng coolant, check niyo po muna maigi yung drain plug o kaya yung mga hose niyo. Baka meron kayo hindi na higpitang maigi, hindi nyo naayos yung pagkabit ng clamp. Ganun mo. Siyempre, lagi nyo sasamahan ng pag kayo nagagawa ng sakyan, lagi nyo sasamahan ng
ingatan kayo ng Diyos na huwag kayong magkamali. Ayun po yung pinaka-the best sa lahat. Kita nyo ako, mag-isa ko lang, wala akong helper. Iba-ibang sasakyan na gagawa ko. Hindi po ibig sabihin yan, yung magaling ako, kundi dahil lagi akong tumatawag sa Diyos na sana samahan niya ako lagi. Yun po ang totoo. O, pwede ko na pong paandarin yung sasakyan. Pag umandar po yung sasakyan, ang gagawin nyo, ilitest nyo lahat ng hose na pinilitan nyo, check upin nyo kagad yung mga pinagkabitan nyo ng clamp. Ganun po gagawin nyo. At pag okay naman siya, o patayin nyo yung makina, buksan nyo yung radiator, alisin nyo yung cup niya, dahan-dahanin nyo lang, baka putukan kayo sa mukha. O, kasi magkukulang po yan dahil yung hose, bago nyo siya pinaandar, walang laman. Kaya po nagkulang yan. Pag napuno nyo na po ulit yung radiator, ibalik nyo na po ulit yung cup. Kung pwede, paandarin nyo pa siya ulit. Magsubok pa uli kayo para sigurado, tapos patayin nyo po yung makina, buksan nyo uli yung cup. Ganun lang po gagawin nyo mga boss. At syempre, ulitin nyo po yung pag-check ng mga hose nyo kung may leak. Kasi yung kulat may kulay naman yan, magmamarka yan. Ganun lang po mga boss, maraming salamat sa panunood. Sana po meron po kayong nakuhang idea kahit papaano sa dami ng post na yan. Alam niyo naman siguro kung paano palitan. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At kung maaari, pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Maraming salamat po ulit.